Tomasino Top-Notcher sa Librarian Boards. Hinirang na top-notcher sa September 2016 Librarian Licensure Examinations si Carl Emmanuel Ruiz matapos makakuha ng 89.90% na marka. Samantala, nagdala ng 94.44% na passing rate ang universidad na mas mataas kaysa sa 87.88% noong nakaraang taon. Dalawang Tomasino naglunsad ng antolohiya ng mga tula. Inilunsad ni na Carlo Mardawana, dating associate editor ng Varsitarian, at Alan Pastrana ng Conservatory of Music ang antolohiya ng mga tula na Bay Steadfast sa Solidaridad Bookstore noong 24 ng Setyembre. Kanila rin kasama ang makatang si Muki Katigbak La Cuesta. Ang nasabing antolohiya ay inilimbag ng The Vagabond Press na naglilimbag ng mga tula at sanaysay sa Asia Pacific. Tatlong Tomasino nagkamit ng parangal para sa business journalism. Pinangalanan sa 25 na Business Journalism Awards na inorganisa ng Economic Journalist Association of the Philippines, sina Maria Carissa Ordinario, dating news editor ng Varsitarian, bilang Reporter of the Year para sa macroeconomy, at si Miguel Camus sa nasabing parangal sa telecommunications at transport. Si Lorenza Marasiga naman ay nagkamit ng parangal na Best Business Feature. Pagtuturo ng Filipino mula senior high, binigyang diin ng Tomasinong guro. Hindi sapat ang 2 taon sa senior high school upang malinang ang kausayan sa wikang Filipino ng mga estudyante sa universidad, ayon kay Grizel Sikat de Laza, guro sa UST Senior High School. Sa ginanap na talakayan ng sanggunian sa Filipino sa University of Asia and the Pacific noong 28 ng Setyembre, sinabi ni de Laza na kailangan ipagpatuloy ang pananaliksik sa iba't ibang disiplina upang maitaguyod ang intelektualisasyon sa wikang Filipino, lalo na sa agham at teknolohiya, negosyo, ekonomiya at medisina.